So, welcome to my channel again. So, this time, i-share ko sa inyo what's the next move after ma-approve yung K-1. So, guys, after ma-approve yung K-1, tsaka ka palang kukuha ng ticket flight to here, America. So, for your information pala, yung K-1, 3 months lang siya. So, dapat, before mag 3 months, dapat nagpakasal na kayo ng fiancé mo kasi kung hindi, ma-expire siya. Tapos, magpa-process na naman kayo ulit. So, yun yung ginawa ko. Yun yung ginawa namin. Before 3 months, nagpakasal kami. And then, after 9, so, nag-process ulit ng panibagong visa, which is esposal visa or CR1. Yun yung tawag. So, guys, eto dapat hindi niyo siya winawala. On notice of action, I-797. Kasi pag-process niyo ng CR1, ito yung unang-unang hinahanap nila. So guys, pag nag-process na kayo ng CR1 or esposal visa, hintayin nyo yung reply galing sa USCIS. So kasi mag-mail sila sa'yo. Kung complete yung paper na sinubmit nyo, wala na silang hihilingin, ipaprocess na lang nila yun. Pero pag kulang, magsisend ulit sila ng letter. Katulad nung sa akin, may humingi sila ulit ng birth certificate na clear. So, nag-mail na naman kami ulit sa USCIS. So, pag na-approve yung, pag natanggap na nila yung file nyo, eto yung i-send nila sa'yo. Tatlo siya. Guys, for your information pala, pag nag-process ng CR1 or esposal visa, after nyo mag-process ng K-1 is tatlo yung isasabay mo. Application for travel document, application to register permanent residence or adjust status, and application for employment authorization. So, isasabay to sa pag-send sa'yo. So, eto yung sa akin, I-765, which means application for employment authorization. Kasi, pag K-1 lang, hindi ka pa pwedeng magtrabaho. So, kailangan pakasalan ka talaga ng iyong fiancé para hindi ka maging alien dito sa lugar nila. So, ang tawag dito guys sa application for employment and authorization, this is called I-765. So, ito yung itsura niya. And then, next is application to register permanent address, a permanent residence or adjust status. Ang tawag dito guys is I-485. So, ito yun. And then, next is application for travel document I-131. So, ito yun. Minail to sa akin ng USCIS. And then, pag natanggap mo na to, so hintayin mo na lang yung schedule mo. First is biometric. So, ito yun, guys. Minail din sa akin. Kasi mas mauna yung biometric. Ito yung minail sa akin ng USCIS. Form I-797C Notice of Action. So, tapos na akong mag-biometric. Ang nakalagay dito, ASC Appointment Notice. So, dito makikita kung saan ang location ng bio, what time, what date. Isi-send nila yan sa'yo. Tapos, tatlong paper siya. Ito. May pi-fill up ka. And then, ito. I-keep mo na siya kasi magiging copy mo na yan for yourself. For the future, again,
Kasi pagkatapos na naman ng spousal or CR1, another process na naman. So guys, magkano ang ginastos namin sa pag-process ng CR1 or tatlo? So, tumataginting na naman na $1,200. So, I think it's roughly 60 to 70,000 kung i-convert mo siya sa Philippine money. Kaya sabi ng asawa ko, mahal daw ako. Ay, normal, guwapa eh, diba? So, abangan nyo ang aking next video. Ipi-feature ko yung paano ako nag-process ng CR1. Tapos, isi-show ko yung another documents. See you! Bye! Thanks for watching!